So yun mga boss, so para sa episode natin for today, share ako sa inyo ng tip about sa pagpili ng mga water closet or yung ating mga toilet bowl. Ayan. So bali sa video na to, sasabihin natin kung ano ba yung mas magandang or dapat nating bilhin ng mga water closet para sa CR natin. At kung ano nga ba yung mga advantage or disadvantage ng mga water closet natin. So tara mga boss, huwag na natin patagalin to. Ayan. So ito yung tips natin mga boss. So pagpili or pagdating sa pagpili ng mga water closet natin or nitong ating toilet bowl, recommended ko palagi ay yung tinatawag natin na one piece water closet. Ibig sabihin, itong one piece na tinatawag, yung kanyang flush, ito ay built-in na. So nakakabit na mismo dito sa bowl na to, sa toilet bowl. Unlike other water closet, so yung nabibili natin na magkahiwalay bukod yung flush and then bukod yung toilet bowl. So ang disadvantage mga boss nung ating two-piece na tinatawag na water closet, mas prone sa leak yung two-piece kasi alam nyo minsan mga boss yung nagiging problema kaya nagli-leak yung nakabukod yung flush. Minsan hindi magaganda yung mga fittings natin, no? So kaya naman nagkakaroon ng leak. So syempre lalo na kung bibili tayo ng mumurahin na water closet. So hindi tayo kailangang mag-expect ng mataas na quality ng mga water closet. So isa pang problema niya mga bossing, halimbawa yung butas natin. Ayun, yung butas natin sa toilet bowl do sa ating water closet. Once na ito ay hindi nag-eksakto, halimbawa masyadong dikit do sa ating wall, nagkaroon siya ng diferensya. Yung flush natin na yan, pag sumandal yan, pinilit nating idikit yun sa wall, ito, napipilipit, no? Kasi pipilitin nating idikit sa wall. Parang sisiksik siya. So once na tumabingi, itong flush ng ating toilet bowl, magkakaroon din siya ng leakage kasi mawawala na sa alignment yung kanyang mga fittings. So kaya doon. Kaya naman na ako nagre-recommend ako talaga sa mga customer ko. Mas maganda talaga yung ganitong mga one piece. So ang kagandahan kasi nito mga bossing, isa lang ang babantayan mo dito sa leakage, kundi ito. Itong nasa ilalim. Ayan, kita ba? Ito. Itong hawak-hawak ko na to. Yan. Yan, itong nakikita nyo sa ilalim na to, itong cistern na fittings natin sa loob, ito. Pag binuksan natin yan, so makikita nyo yung mechanism niya sa loob, no? Ayan, ito yung ating mga fittings. So bali, ito lang yung ihigpitan natin. Ito, i-check lang natin palagi kung mahigpit. Pagkatapos, ayan, nahigpitan ko na to. And then, bago natin install itong ating water closet, kinakailangan kabitan na natin itong flexible hose natin. Para sa ganon, hindi tayo mahirapang magdukot-dukot doon sa likod kapag ito'y nakakabit na at nahuli itong ating flexible hose, ay yung mangyayari, mahihirapan tayo magdukot-dukot. Pagkatapos, pag hindi natin nahigpitan ng maayos, tutulo. Ano? And then, napag kakabit ng ating flexible hose na yan, wala nang tape loan dahil may, ayun, may gasket yan. So, yan yung isang tip. Stop. Ayan, so bali ito yung ating kakabitan ng ating water closet. Ngayon, bali ang mangyayari dito mga bossing ay yan, kita nyo, meron tayong sinugatan na mga tiles kasi lalagyan natin ng setting yan. And then pagkatapos, itong ating flange, yan, nakikita nyo ba yan? So ito, importante, huwag nyong kakalimutan yung pag-install nito. Kinakailangan every time na magkakabit kayo ng water closet, gagamitin nyo itong flange na to dahil ito'y napaka-importante. Parang yan yung, yan yung nagdisilbing gasket ng ating water closet para hindi siya magkaroon ng leak. Kasi baka mamaya, pag hindi nyo ginamit to, magkaroon ng leak. So tutulo, maaaring lumabas dun sa ating water closet, no? Tumagas. Pagkatapos, ang pinaka-importante, mga bossing, yung butas. Itong butas na to, so ito, kinakailangan eksakto yung pag-aabang nyo ng butas na to. Ang ginagawa ko mga boss,
Eto, yung butas na yan, kinakailangan maka-finish tayo ha. Finish. From finish wall tiles, suka tayo ng 30 cm, kinakailangan nakasentro. Ayan, nakasentro siya sa 30 yan, cm yung butas natin. Pagkatapos, para magawa natin ito, para magawa nating 30 cm na makuha natin yan from finish tiles, structural pa lang mga bossing ha, ito tip ko sa inyo, from structural pa lang, yung wall natin, yung or yung mga CHB, galing dito sa tubo na to, itong tubo na to, ay kinakailangan nasa mga 14 to 14 and a half inches yung layo mula dun sa hollow block pa lang. Sentro yung tubo natin mga boss, no? Dito sa gilid, ang distance naman yan, actually mga 16 to 18 inches. Pero ito medyo malayo kasi meron tayong poste. Hindi natin mamimit yung 16 to 18 inches kasi may poste. Once na ito'y dun lang natin nilagay, 16 to 18 inches, tatama yung flush dito sa poste. So kaya dito na tayo kumuha ng sukat, isinagan na lang natin dito yung flush. So yun. Yeah, so bali gagamit tayo mga bossing ng ready fix. Ito ready fix para dito sa ating mortar. Yan, yung ready fix isa tantsahan lang. So para yung ating gagawing setting yung ating mortar is matibay, ano? So hindi siya basta ordinary yung mortar lang. Dahil meron siyang ready fix. So mas magagawa nitong mas patigasin, mas maganda yung adhesion. Then makunat yung halo. Ayan. So yung mortar natin dapat medyo matigas ha. Huwag yung malambot kasi yung water closet natin is mabigat. So pag gumawa tayo ng malambot, at saka isa pa, kaya matigas kasi itatama natin sa level. So kaya gumamit ako ng mortar. Yeah, so bago tayo maglagay nitong ating mortar, kinakailangan yung ating flange na to ay nakakabit na. And then yung ating halo isa enough lang dun sa gusto nating height or yung ating set na setting na gusto nating makuha, ma-reach, then ma-meet. Yan. So yan, isa pang purpose nitong ating flange na to, para hindi sumingaw no yung amoy na galing doon sa Pozo Negro. So mapipigilan nito yung leakage at the same time yung smell, bad odors na pwedeng lumabas dito galing sa tubo na nagmumula doon sa Pozo Negro. So yan, naikasan na namin yung water closet. Next step na gagawin natin, tatama natin sa level itong ating water closet. Nang sa ganun, masarap naman yung ating pag-upo. Hindi naman tabingit, no? So, dapat komportable tayo pag umupo tayo. Yan, tatama natin sa level. Okay. Yon. Yan. So bali itong ginamit natin na water closet na to, actually maraming way para may kabit natin to. So pwede tayong gumamit ng bolt, any bolt, pwedeng dynabolt, screw bolt, expansion bolt, or bolt na mismong kasama ng ating unit. And then pwede tayong gumamit ng mga sealant. Ayan. So ako naman, kaya mortar yung ginamit ko because meron akong hinahabol na slope. Kasi itong ating comfort room, itong CR natin is for ano lang talaga, CR lang, no? So kaya ang slope nito talagang papunta talaga doon sa drainage niya, no? So medyo may slope talaga siya. So kasi minsan pag gumagawa ako ng comfort room, yung part ng CR kasi nakabukod diyan eh. So hindi siya masyadong naka-slope. Kasi ang naka-slope lang talaga na ginagawa ko yung sa mismong pinaka shower area. Oh, ito naman, syempre ito baka dito na rin yung magiging paliguan. So kaya yung slope niya medyo tinaasan natin, ano? So kaya naman yung ating bowl, pag hindi natin nilagyan ng setting or ng mortar, susubsob. So pag upo natin, medyo iba yung pakiramdam natin, hindi tayo komportable. So kaya ang ginawa natin, gumamit tayo ng mortar para may lagay natin sa level itong ating water closet. Ayan. So ganyan lang mga boss yung installation ng ating water closet, di ba? Basic na basic lang yan. Siyempre,
hindi magiging kompleto yung ating pag-install kung hindi tayo mag-testing. Ayan. Testingin natin kung blok. Oh, ayun na. Pag nag-blok, ay positive na yan mga bossing. Maganda yung flow ng tubig. So, hindi babara yung ating mga pupu dyan kahit gaano pa yung kalaki. Tapos, isa pang kagandahan, alam nyo mga boss, dito sa mga one-piece water closet, push button siya, pero hindi na natin kailangang pang ayusin yung mga plastic stick na yan. So, kalimitan kasi dun sa mga nakabukod yung flush, no? Nire-repair pa natin yung mga stick na ito, pinuputulan pa. So, ina-adjust natin, hindi katulad nito, nakaset na talaga. Tsaka yung mga one piece, ang problema doon mga bossing, halimbawa, pag hindi maganda yung pagkakalagay nyo ng plotter, di ba, may plotter valve yun eh, may plotter yun sa loob. Ngayon, pag mali yung sabit nyo nung kadena, ang nangyayari, walang leak sa pinaka-flush natin, may leak naman sa loob kasi kumakawang yung pinaka-cover nung tubig. No? So, kumakawang yung doon sa may pinaka-bulb natin, no? So, pag mali yung kabit ng kadena, pag nakaangat, tulo ng tulo. Yan. So, yun ang maraming disadvantage. Kaya ako, nare-recommend ko palagi, ganito na lang bilhin nyo, one piece, walang sakit sa ulo yan.